faith. Last Sunday ay tinapos po natin ang chapter 23 on lawful oaths and vows. Ngayon po ay nasa chapter 24 tayo patungkol sa pangmamamayang pamahalaan or civil government or civil authorities. Kung meron po tayong ma-flash yung paragraph number 1 sa chapter 24, ang sabi po dito, ang Diyos na kataas-taas ang Panginoon at hari ng buong sanlibutan ay nagtatag ng pangmamamayang pamahalaan sa ilalim niya. Itinatag niya ang mga ito upang pamahalaan ang lahat ng mga tao sa kanyang sariling ikaluluwalhati at sa ikabubuti ng madla upang matamo ang mga layuning ito. Ibinigay niya sa kanila ang mga kapangyarihan ng buhay at kamatayan para sa pagtatanggol at pagpapalakas loob sa mga gumagawa ng mabuti at ikapaparusa ng mga gumagawa ng masama. So ito po ang ating pag-aaralan ngayon. In English, God, the Supreme Lord and King of all the world, has ordained civil magistrates. Ang Panginoon po ang nagtalaga ng pamahalaan sa gobyerno. To be under Him, ilalim sa Kanya, over the people, for His own glory and the public good. And to this end, hath armed them with the power of the sword. Meron silang authority na mag-implement ng sword or tabak for defense and encouragement of them that do good and for the punishment of evil doers. So dito po tayo nakatuon sa ating pag-aaral sa ating Sunday School ngayon. Ang pinakaunang paragraph, mga kapatid, mga kaibigan, ay nag-a-assert na lahat ng mga civil rulers, including President Duterte or United States Joe Biden, at lahat ng mga rulers all over the world, kahit ang ruler ng South Korea, North Korea, and Somalia, at anumang bansa, Saudi Arabia, lahat, kahit sa pinaka-purok president ng ating barangay or barangay captain, ang Panginoon po ang nagtalaga sa kanila. The statement echoes Paul's words in Romans chapter 13 verse 1. Please turn there, Romans chapter 13 verse 1. Lahat ng may katungkulan sa gobyerno, lahat ng pamamahala ay itinatag ng ating Panginoon. Sabi po dito, ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang awtoridad sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos at ang mga pamamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos. Ang Panginoon ang nagtalaga sa lahat ng pamamahala. Kahit ang timpla ng leader na yan ay hindi swak sa panlasa mo, ang Panginoon po ang nagtalaga ng leader na yan. There is no authority except from God. That is a very categorical statement. And the authorities that exist are appointed by God. So inulit na naman ni Apostle Paul, ang lahat ng autoridad na nag-i-exist ay itinalaga ng ating Panginoon. Kaya ipinakita sa atin ang ating confession na ang Diyos ay merong autoridad upang magtalaga ng mga namamahala sa mundo. Ulitin ko, ang Diyos ay merong autoridad to ordain rulers in the earth. Bakit po merong autoridad ang ating Panginoon? Sapagkat siya ang absolute and undisputed ruler over all creation. Ang Panginoon ang absolute ruler and undisputed ruler over all creation. Ang Panginoon po, siya po ang tinatawag na Supreme Lord and King of all the world. And therefore, lahat ng mga power structure sa mundong ito, lahat ng mga presidente, mga hari ng mga bansa, prime ministers, kung pagsama-samahin po natin ang mga yon, ang Diyos po ang nandun sa itaas. God is at the top.
Nasa ilalim ng pamamahala ng Diyos ay ang mga civil rulers or magistrates. Yung mga magistrates na ito, whether kings, presidents, governors, are over the people. Kumbaga, nasa ilalim nila ang mga tao, mga mamamayan. Pero ang Diyos ang nasa topmost. Yung idea na ang kapangyarihan ng mga gobyerno ay mga kapangyarihan ng mga presidente or hari, yung idea na kung anong kapangyarihan meron sila ay ang taong bayan po ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan, that is not taught by the scriptures. So for example, scripturally speaking, sino ang nagbigay ng kapangyarihan kay President Duterte? Sasabihin ng mga Pilipino, ang mga Pilipino ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan dahil inihalal siya sa pwesto. But the scriptures tell us, hindi. Ang Diyos po ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Ang Diyos ang nagtalaga, kasi kung hindi talaga siya itinalaga ng Diyos, by all means, hindi siya mauupo dyan. Pero dahil siya po ang nandyan, tanggapin po natin. Siya po ang itinalaga ng ating Panginoon. And the same goes true with Vice President Robredo. Maraming kumukontra at hanggang ngayon merong nagpipetition, pero hanggat nandyan pa siya dyan, nakaupo pa siya sa pwesto, ang Panginoon po ang naglagay sa kanya dyan. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. If you will read Isaiah chapter 40, ang Panginoon ang nag-put up ng mga kings and princesses. Ang Panginoon din ang nagtatanggal. So itong mga whether kings, presidents, governors, etc., they are over the people. And the idea na ang mga taong bayan ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan upang maluklok sila sa pwesto, that is not founded on the scriptures, that is just based on political philosophy. Political philosophy. Now, ano po ang purpose of civil government? Ano ang layunin? That is the second part of our study. The first part is civil rulers ordained by God. Ang Panginoon po ang nagtalaga sa lahat ng mga civil rulers. Ang pangalawa, bakit nagtalaga ang Panginoon ng pamahalaan? Or the purpose of civil government, ipinapaliwanag po ng Confession of Faith natin sa paragraph number 1. In general, ang pamahalaan ay nag-i-exist upang luwalhatiin ang Panginoon at upang mabigyang benepisyo ang mga tao. To glorify God and to benefit mankind. And more specifically, sinabi po ng ating Confession of Faith na meron pong warrant from the scriptures. Governments benefit the people under them by providing for their defense. Ano sa Tagalog yung defense, depensa, pagtatanggol? Okay, governments benefit the people by providing for their defense and maintaining civil order. Nagpo-provide sila ng depensa sa pamamagitan ng hukbong sandatahan, military, army, navy, sa karagatan, air force, etc. Yun po ang benepisyo ng civil government. Can you imagine a world without police? Which is very ridiculous dahil ang US, meron akong nabasang balita last year na i-defund nila ang police. Parang tatanggalin na nga lang daw yung mga police, papalitan na lang daw ng mga guidance counselor na magbibigay payo sa mga suwail sa gobyerno. Can you imagine a land without police? At ang police na yun ay parang walang ngipin. The truth is, ang Panginoon po ang nagtalaga sa lahat ng mga iyon. And all will be well for us kung tayo po ay magiging masunurin sa itinalaga ng ating Panginoon. Now, i-qualify po natin yan ha, kasi kung ang panukala ng gobyerno ay anti-scripture, susundin po natin ang scripture. Yun po ang nangyayari sa isang Canadian pastor ngayon na ikinulong ng Canada dahil nagdaos ng pagtitipon. Samantalang yung mga casino ay bukas, no? Mga gambling centers. Pero ang church ay pinag-iinitan. That is just one example that the pastor would rather go to jail rather than concede sa unbiblical at
talagang ano, very mean na panukala ng gobyerno in a supposed and guised COVID-19 protocol. So ang ginagawa ng civil government, they maintain civil order by encouraging and commending them who do good, those who do good. At dinidiscourage ng civil government at pinaparusahan ang lahat ng mga gumagawa ng masama. So ito po ang sinasabi sa Romans chapter 13 once again, verse 2. Pagpapatuloy po natin ang verse 2. Kaya't ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Teka, sino po ang emperador ng Roma noong isinulat ni Paul ang liham na ito na ang mga Christians ay kinakailangang magpasakop sa civil magistrate? Sino po ang emperador sa Roma? And was he a good emperor or a very corrupt emperor in the history of the Roman Empire? May idea kayo kung sino yon? The one who fiddled himself while Rome was burning? Si Nero. It was Nero who was the emperor of Rome at that time and the most corrupt emperor according to historians. Pero ang sinabi ni Apostle Paul, ang Diyos ang nagtalaga sa kaniya. At huwag kayong matakot gumawa ng mabuti. Sapagkat kung gagawa kayo ng mabuti, wala kayong dapat ikatakot. Yun ang sinasabi ng Biblia. Verse 3, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa, kundi sa masama. At ibig mo bang huwag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan mula sa kaniya. Sapagkat siya ay lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo. Hindi alam ito ng mga civil authorities na sila pala ay lingkod ng Diyos. Hindi nila alam. But the scriptures tell us that they are servants of God. Ngunit kung masama ang ginagawa mo, matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Siya ay lingkod ng Diyos upang ilapat ang puot sa gumagawa ng masama. In other words, punishment by physical harm ay ipinagkaloob ng Panginoon sa mga civil authorities. Malinaw ang language ng scriptures. Sapagkat siya ay lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo, ngunit kung masama ang ginagawa mo, matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Siya ay lingkod ng Diyos upang ilapat ang puot sa gumagawa ng masama. Now, alam po natin na ito po ay masalimuot na usapin, but the scriptures ay hindi po nagpa-dalos-dalos or hindi po vague ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa civil authorities. Ang Panginoon po ang nagtalaga sa kanila. Psalm chapter 82 verse 1. Psalm chapter 82 verse 1. At ang sabi po dito, kinuha ng Diyos ang kanyang lugar sa kapisanan ng Diyos. Siya ay humahatol sa gitna ng mga Diyos. Itong mga Diyos na itong tinutukoy dito sa gitna ng mga rulers, mga judges. Tinawag kasi silang mga Diyos. They are also called gods according to 82. Kinote ito ni Jesus Christ. So ang Panginoon po ang nasa taas, bagamat merong mga judges sa iba't ibang lugar dito sa mundo, ang Panginoon ang overall judge. 1 Peter chapter 2 verse 13 and 14. 1 Peter chapter 2 verse 13 and 14. Ang sabi po dito, pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya upang parusahan ang mga gumagawa ng masama at parangalan ang gumagawa ng mabuti. So ano po ang purpose ng civil government? Parangalan ang gumagawa ng mabuti at parusahan ang gumagawa ng masama. Yun po ang purpose ng civil government. Malinaw po yan sa
Biblia. For rulers are not a terror to good works, but to evil. Do you want to be unafraid of the authority? Yun ang sinabi ni Apostle Paul. Do what is good, and you will have praise from the same. For he is God's minister to you for good. I'm reading Romans chapter 13, English version. But if you do evil, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is God's minister, an avenger, to execute wrath on him who practices evil. So, pangatlong punto po natin, mga kapatid, mga kaibigan, civil rulers are given the power of the sword. Ang mga civil rulers, pamahalaan, meron silang autoridad na ipinagkaloob ng Diyos na mag-execute ng tabak. They are given the power of the sword. Yun po ay upang magampanan nila ang tungkulin na gumawa ng mabuti para sa lipunan. Binigyan sila ng Panginoon ng sandata. Ang Panginoon ang nag-arm sa kanila. God has armed them with the power of the sword. That is, ang mga civil rulers ay merong karapatan to threaten and to inflict physical harm. That's the language of the scriptures. To threaten and to inflict physical harm in carrying out their God-given responsibilities. Noong sinabi ni Paul na he does not bear the sword in vain, hindi dinadala ng pamahalaan ang tabak sa walang kabuluhan, ang ibig pong sabihin ni Pablo is that the government is given the right to use physical force in defending and governing nation. God has given the government the right to enforce or to use physical force in defending and governing the nation, and it is a legitimate tool made available to him by God himself. Kaya ang ating mga sundalo ay nagdadala ng tabak. Ang ating mga pulis ay meron ding tabak. Kahit mga security guard ay meron ding tabak. Merong baril. Merong 45 pistol na inisyo ang kumpanya sa kanila. Katulad ng sinabi ni Jesus kay Pilate, John chapter 19, verse 10 to 11. Hindi sinalungat ni Jesus ang sinabi ni Pilate na meron siyang kapangyarihan. Hindi sinalungat ni Jesus, dinefine lang ni Jesus. Wala kang kapangyarihan maliban sa ipinagkaloob sa iyo ng Ama. John chapter 19, verse 10 to 11. So kinilala ni Jesus na ang kapangyarihan ni Pilate ay pinagkaloob sa kanya ng kanyang Ama. Eh mayabang lang itong si Pilate. Sinabi niya na meron akong kapangyarihan. Hindi kinontra ni Jesus pero dinefine, nilinaw ni Jesus. John chapter 19, verse 10 to 11. Ang sabi po dito, kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, ayaw mong makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na ako'y may kapangyarihang ikaw ay pakawalan at may kapangyarihang ikaw ay ipako sa cross? Hindi naman kinontra ni Jesus. Nilinaw lang ni Jesus sa verse 11. Sumagot si Jesus sa kanya, hindi ka magkakaroon ng anumang kapangyarihan laban sa akin malibang ito'y ibinigay sa iyo mula sa itaas. Kaya't ang nagdala sa akin sa iyo ay may mas malaking kasalanan. Nakikita natin itong sovereignty ng Panginoon. Sino ba ang nagdala kay Jesus sa bulwagan ni Pilato? Ang taong bayan, kung tutuusin, di ba sila yung nagkaladkad kay Jesus doon? Ang Pharisees? Pero ayon kay Jesus, sino ba ang nagdala sa kanya sa bulwagan ni Pilate? Ang Diyos Ama ang nagdala. At sino ang nagbigay ng kapangyarihan kay Pilate? Siyempre, yung Roman government, Roman Empire. Pero ayon pa kay Jesus, ang Diyos ang nagtalaga. You see? Ang Roman government, by putting Pilate sa posisyon na yon, maaring meron silang political motive or not, whatever motive they had, ang Diyos ay meron ding layunin. They may have evil motive, but God meant it for good. Yung nagdala sa kay Jesus sa bulwagan ni Pilate ay talagang criminal yung kanilang motive. They wanted to kill Jesus. They hated Jesus so much. That was their motive. Pero ang motive ng Panginoon is kinakailangang may magpadanak ng dugo
upang maligtas ang mga makasalanan na tulad natin. They meant it for evil, but God meant it for good. It was already determined. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Okay? Hindi challenge ni Jesus ang sinabi ni Pilate na meron siyang kapangyarihan na pakawalan si Jesus or hindi. Pero inaffirm ni Jesus that such authority was given to Pilate by God in heaven. Kaya ang Biblia po, mga kapatid, mga kaibigan, ang katuruan ng Biblia patungkol sa civil government, gaya ng nakasaad sa ating confession, ay kumbaga, it keeps us from several errors. Ano yung mga kamalian na kahit mga born-again Christian, kahit mga evangelical Christians ay nahuhulog sa pagkakamaling ito. Marami po sa ating mga Christian friends na nahuhulog sa pagkakamaling ito. First, ang government po ay hindi masama. Hindi masama. The government is not in itself evil. Maaring merong mga masasamang rulers, but the government is not in itself evil. Kaya huwag kayong mag-participate sa mga welga-welga at mga rally-rally. Mga kapatid, mga kaibigan. In fact, the government is not even a necessary evil. How could it be evil kung ang Diyos mismo ang nagtalaga niyan? To rebel against the government is to rebel against God who appointed the government. Ang gobyerno po ay isang mabuting institution. It is a good institution. Now, certainly, it is necessary dahil sa kasalanan at dahil tayo po ay nandito sa fallen world na ito, masamang mundo na ito, certainly, kailangan natin ang gobyerno. Kailangan natin ang pamahalaan dahil sa kasalanan dito sa mundo. Nakakatulong ang pamahalaan in order to regulate sin dito sa mundo. Kinakailangan natin ang civil authorities dahil nandirito tayo sa mundong makasalanan, mundo na nahulog sa kasalanan. But the institution itself is good. Ang Diyos ang nagpakana niyan at nagdisenyo. At sinabi ni Apostle Paul that the government is God's minister for your good. Lingkod daw ng Panginoon ang gobyerno para sa ating kabutihan. Second, kahit yung mga civil rulers na mga masasama talaga, mga kurakot, we will not just name names here, itinalaga sila ng Panginoon. Kasi hindi naman sinabi sa Romans chapter 13 na itinalaga ng Panginoon yung mga mabubuti lang, yung mga mababait na mga civil rulers. Ang sinabi sa Biblia is very broad. Ang Panginoon ang nagtalaga sa lahat ng pamahalaan. At walang pamahalaan na nag-i-exist na hindi nanggagaling sa ating Panginoon. All rulers are ordained by God. At sinabi sa Romans 13:1, powers that exist are appointed by God. Sino ba ang monstrous persecutor ng iglesia nung sinulat ni Pablo ito? Si Nero. Study church history. Si Nero talaga, sinunog niya yung siyudad ng Rome habang siya ay nagpapatugtog ng kaniyang violin at upang hindi siya ma-implicate, ibinaling niya yung blame sa mga Christians. Kaya relentless yung pursuit ni Rome against the Christians at that time. Talagang hinuli at pinatay. So siya po yung Roman Emperor noong sinulat ni Pablo itong epistle na ito. At yun din naman ang punto ni Jeremiah patungkol kay King Nebuchadnezzar na napakasamang hari din ng Babylonia. Anong sabi dito sa Jeremiah 27 verse 5 to 6? Jeremiah 27 verse 5 to 6. Ang sabi po dito, Jeremiah 27 verse 5 to 6, ako ang gumawa ng lupa
pati ng tao at hayop na nasa ibabaw ng lupa. Sa pamamagitan ng aking dakilang kapangyarihan at nakaunat na bisig, at ibinibigay ko ito sa kanino mang mararapatin ko. Ngayon ay ibinigay ko ang lahat ng lupaing ito sa kamay ni Nebuchadnezzar, ang hari ng Babylonia, na aking lingkod. Tinawag ng Panginoon si Nebuchadnezzar na lingkod ng Diyos. Hindi dahil ligtas si Nebuchadnezzar at hindi dahil conscious siya na naglilingkod siya sa Diyos. He was a pagan ruler. Pero sabi ng Panginoon, lingkod niya ang hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar. At ano ang papel ni Nebuchadnezzar? To discipline the people of God. To discipline Israel. At ibinigay ko rin sa kanya ang mga hayop sa parang upang maglingkod sa kanya. So wala pong kapangyarihan na na-establish kung hindi po nanggagaling sa Diyos. Now, pangatlong kamalian na dapat mawala ito sa ating isipan. Hindi nagtuturo ang Biblia na ang democracy or democratic form of government is the best God-honoring form of government. The Bible does not teach that democracy is the best or most God-honoring form of government. Mga school of thoughts lang po ito eh. Diba, mga government preferences lang ito. Merong monarchy. Ano yung mga bansa na monarchy? Yung hari, yung namumuno. Meron ding ano, democratic. Merong constitutional monarchy. Merong aristocratic. So, we may acknowledge that God has greatly blessed democratic forms of government. I-acknowledge po natin yan. Look at the nations na merong democratic forms of government. Maayos naman. So we may acknowledge that God has greatly blessed democratic forms of government at ginamit ng Panginoon ang democracy for the good of those countries. Pero nung sinabi ni Pablo na lahat ng authorities na nag-exist ay itinalaga ng Diyos, ang conclusion po is that nag-a-apply din po ito sa mga monarchy and aristocracies as much as to authorities elected by the people of God. So hindi po nagre-recommend ang Biblia ng iisang form of government lang, like democratic form of government. Pero aaminin po natin, ay blessing po sa atin ang democratic form of government. In contrast sa mga form of government ng ibang bansa na authoritarian and kumbaga suppressive sa mamamayan. Pero wag nating sabihin na hindi sila God-ordained, tayo lang na democratic form of government ang God-ordained. Now, pang-apat na kamalian at dito tayo magwawakas sa paragraph 1. The scriptures keeps us from this kind of error. Ano po itong pang-apat? That God has given the church the power of the sword. Hindi po tabak ang ating sandata at hindi po binigyan ng Panginoon ang iglesia ng kapangyarihan ng tabak. That's a wrong notion that God has given the church the power of the sword. Ang sinabi ni Pablo, he, that is the civil authority or civil government. Siya ang nagdadala ng tabak, hindi po ang church. Anong sabi ni Jesus kay Pilate? Was it Pilate or Herod? I think Pilate. Hari ka ba talaga? Nasaan ang kaharian mo? Anong sabi ni Jesus? My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my followers should have been carrying sword by now. Nagdadala na sana ng tabak ang aking mga alagad ngayon. So ang kaharian ng Diyos ay hindi itinalaga or ang iglesia ay hindi itinalaga na magbitbit ng tabak. Only the civil government. Christ has given the church other forms of weapon
But the weapon of the church is not a carnal weapon. In advancing the kingdom of God, ano po ang ating tabak? 2 Corinthians chapter 10 verse 4. In advancing the kingdom of God, not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Ang sabi dito, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi makadiyos na may kapangyarihang makagiba ng mga kuta. Ito po ang ating sandata, the power of the Holy Spirit. May kapangyarihang gibain ang kayabangan ng tao. That's the weapon of the church. Let's keep on proclaiming the gospel. Let's keep on proclaiming the word of God. That's the weapon of the church. Now, hindi po maa-advance ang kingdom of God sa pamamagitan ng manipulation, sa pamamagitan ng force. Maa-advance ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pag-preach ng gospel. It is by the proclamation of the gospel that strongholds are pulled down. Hindi po sa pamamagitan ng tabak. Now, sa kasaysayan ng iglesia, ito po yung kasalungat sa pananaw ng Roman Catholic Church. Na sa Middle Age ay in-enlist ng Roman Catholic ang civil government in order to persecute the Protestants. Study church history. In-enlist ng Roman Catholic religion ang civil governments ng maraming bansa there in order to persecute the Protestants. So ngayon, ang ikakatwira nila, hindi naman ang church ang nag-persecute, kundi ang civil government. Pero sino ang nag-enlist sa civil government? Ang Roman Catholic religion. I'm thinking about the Inquisition. Persecution ng mga Waldenses na ilang centuries po. Persecution. Matinding persecution. So, hindi nila pwedeng sabihin na hindi naman ang simbahan ang gumawa noon, ang gobyerno. Pero sino ang nag-enlist? Hindi lang po ang Roman Catholic religion, but the militant Islam. The militant Islam na ini-enlist ang government in order to persecute the believers of God. At hindi lang po ang Roman Catholic militant Islam, pati ang Eastern Orthodox Church na sa maraming mga lugar ay nag-enlist ng civil authorities to persecute Protestants. But the kingdom of God is never advanced by the use of the sword. Hindi po maa-advance. Kahit pa, kunyari, merong batas ang Pilipinas that every month of November ay meron pong National Bible Month celebration. Batas na yan. Kumbaga, pirmado na yan. Na-advance ba ang kingdom of God sa pag-celebrate ng National Bible Month celebration? Nasa batas. Hindi. Hindi na-advance. Maaring nagbibigay ng information, but is the kingdom of God advanced by means of legislation or anong i-manipulate natin na kinakailangan by 12 o'clock in the afternoon magbasa ng Biblia ang lahat ng public school? Na-advance ba ang kingdom? Nakakatulong, pero ang pag-advance ng kaharian ng Panginoon ay hindi sa pamamagitan ng anumang sandata, kundi sa pamamagitan ng matapat na pangangaral ng Ebanghelyo ng kaniyang iglesia. At ano po ang Ebanghelyo, mga kapatid, mga kaibigan? Ang Ebanghelyo ay nagsasabi na ikaw ay makasalanan. Merong paghahatol na darating at kinakailangang makatakas ka sa paghahatol na darating. Paano ka makatakas? Kasi pinag-uusapan natin ang civil authorities, merong judgment, di ba? May mga korte-korte sa bansa, pero meron pong overall court of heaven. Bababa ang ating Panginoon, babalik siya upang umupo sa kaniyang trono at ang lahat ng mga tao ay hahatulan ayon sa nakatala sa libro ng kanilang buhay, sa aklat ng kanilang buhay. The truth is, meron tayong masamang record sa harapan ng Diyos. And therefore, we are guilty. Karapat-dapat tayo sa walang hangganang
paghahatol. The judge of the universe declares us guilty in the sight of God. Ano ang ating pag-asa na tayo ay ma-acquit? Ang ating pag-asa ay mabura ang ating masamang record. Pero paano? Hindi sa pamamagitan ng ating good works, sapagkat ang ating good works ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Mabura ang ating bad record sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. That's why Jesus Christ came, in order to provide deliverance from the judgment to come. At magkakaroon ang isang tao ng kalayaan mula sa paghahatol ng Diyos kung magsisi sa kasalanan at manampalataya kay Kristo sa kasapatan ng kanyang dugo at katuwiran para sa lahat ng mga nanampalataya sa kanya. Kaya kaibigan, aminin mo na ikaw ay makasalanan, talikuran ang kasalanan at manampalataya kay Kristo lamang bilang Diyos at tagapagligtas. And only by that you can escape from the wrath to come. Now do so right now, for tomorrow may be too late. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa pag-aaral namin sa paragraph 1 ng chapter 24. At nawa po ay naunawaan po namin ito. Maaring meron pang mga katanungan, nawa po ay ma-address ito sa susunod na linggo, Lord be willing. At tulungan ninyo kami sa aming pagpapatuloy ngayon sa panambahan sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, thank you so much for joining our Sunday School. See you at 10:15 sa pag-umpisa ng ating worship proper.